Amen! Magandang gabi po sa ating lahat. Nag-alarm po dito sa... Nag-alarm po sa bahay ni Pastor. Kaya medyo na-delay ang pasok. Pero praise God, ano? Again, I would like to acknowledge yung mga present na mga viewers natin. Again, maraming salamat sa walang sawang suporta. I believe yung midweek service natin is almost, I think, three years na mahigit na nasa online tayo, and praise God at nandyan pa rin kayo na sumusuporta. Amen? So, praise God sa buhay nyo. And of course, bago tayo mag-proceed sa salita ng Panginoon sa gabi na to, is I would just like to acknowledge yung mga presence ng mga kapatid natin. Amen? So, I would like to acknowledge mga nasa Pilipinas. Amen? Maraming salamat. Kahit yung oras nyo dyan is umaga na, is you are still able to tune in. Kasi I believe na it's not about tuning in, it's about receiving the word, receiving the revelation of God sa gabi na to. Amen? So gusto kong i-shout out si Pastor Ramil sa Pilipinas, sa wife from Benguet, and of course, yung mga nasa Pilipinas, yung mga mothers, noon na dating nasa Dubai, na ngayon nasa Pilipinas na yung mga mothers. Of course, si Mami Susie, yung Aglano family. And I would like to acknowledge also yung mga presence ng mga member ni Pastor Ramil. Amen. Na imbag na rabiin nyo ta amin. So, of course, I would like to shout out din yung mga nandito sa Dubai. Most especially, si Pastor Julius. Amen. Thank you for giving me this opportunity na makapagbahagi ng salita ng Panginoon. And of course, yung Light Cell Group. Magandang gabi sa inyong lahat. Sila Don, sila Rafi, sila Jade, sila Mia, sila Jay, Kalma. I mean, sila Anton, si Filombino, sila Ron, sila Roji, sila Sarmel. Amen. Magandang gabi sa inyo. So, I hope na nakatune in kayo. Amen. And of course, I would like to acknowledge of also the presence of yung presence, hindi pala presence kasi wala dito. I would like to acknowledge the online presence. Yung mga ibang cell group natin, baka pwede nating ibabayan para makita natin. Yan. Yung mga cell group natin, like BB cell group under Brother Randy and Sister Maria. Of course, yung mga prayer warriors headed by mga mothers. Amen. So maraming salamat for your continuous prayer. Walang sawang pinagpe-pray kami. Amen. And of course, kung may na-receive naman kayong result, i-update nyo rin yung mga prayers warriors natin. Amen. Kasi yung pinagpe-pray nilang may sakit is healed na pala ng 2 years. Pinagpe-pray pa rin nila na may sakit. So, update naman yung mga mothers natin, yung prayer warriors natin. Okay? And of course, yung DIPCG, headed by Brother Darwin. And of course, yung Isaac, headed by Brother Michael. Zion CG, headed by Katukayo. JR San Pascual, and of course, Albarcia CG, headed by Hapis. And of course, Ruth CG, headed by Sis Erica. Lovely Dreamers, headed by Sister Arvi. David Cell Group, headed by Bro Eric. And Plug-in Cell Group, headed by Sis MJ Cobbs. And International Cell Group, headed by Bro Crispinus Lambusi. Amen. So, praise God po. Yan po, yung mga binanggit ko po, isyan yung mga cell group natin all throughout Dubai. Amen. Merong international cell group. Amen. So, kung hindi pa kayo involved sa cell group, is allow yourself na ma-involve. Amen. Involve niyo po yung sarili. Masaya po ang cell group. Amen. Hindi po ito, hindi po ito, basta masaya. Amen. So, allow you pray, kung nasang ka man, kung kunwari, nasa Dera ka, is message mo si Siscobs. Amen. You can contact our admins. Humingi kayo ng advice kung saan ba ang the best na pasukan yung cell group. The best kasi lahat ng cell group. What I'm trying to say is yung pasok sa oras ninyo. Amen. Kasi lahat kami ng cell groups is hindi po pare-pares ang timing. Amen. So, nakadepende po sa availability ninyo. Amen. Kunwari, ang off mo is Wednesday ng gabi, hindi
pumili ka. Kung gusto mo yung mga all boys, sila Brad Darwin. Amen. Kung gusto mo naman yung mga couple, is andyan naman sila bro, sis Rhea, Hapis. Amen. So, ask the admins and they will advise you. Masaya po sa cell group. Amen. Langi pang nang lilibre yung cell leader nyo. So, go ahead and involve yourself sa cell group. Amen. So, bago po tayo mag-umpisa, bago tayo mag-proceed, is of course, napaka-importante. Let us start this evening with a prayer. Amen. So, samahan nyo po ako and agree with me para maging powerful yung di-deliver ng Panginoon sa ating gabi na to. Amen. Father in heaven, maraming salamat for this opportunity na kami magtipon-tipon kahit online. Thank you for giving us this platform. At tulungan po kami na yung platform na to is gamitin namin sa tama, which is yung pagbabahagi ng iyong salita. Panginoon, kung ano man ang pag-uusapan namin sa gabi na to, is bawat words po is ikaw po ang gumabay. Help me na huwag magsalita or mag-rely sa aking flesh, but to the Spirit alone, Panginoon. And help me, Lord Jesus Christ, and hide me behind your glory so that people will see you, not me. Panginoon, tinataas ko ang bawat puso ng bawat isa na mabuksan mo, Lord Jesus, open also their spiritual ears at kanilang yakapin kung anuman ang maririnig nila sa gabi na to. Again, we can do nothing without you, Father God. And glory, all glory belongs to you. In Jesus' name we pray. Amen. Excuse me. Minum kasi ako ng coke, napaburp tuloy ako. Amen. So, yung mga previous na topics natin, kung maalala nyo, they are preaching about commitment. Amen. Si Bro Randy, praise God, yung preaching niya last time. Sila Bro Darwin. Amen. So, puro commitment po. Nasa series kami ng commitment. And I'm also going to share to you guys about commitment. Amen? Siguro maraming nagsasabing sa inyo na, bakit commitment na naman? Amen? Alam ko na yan. Hindi po. Iba-iba po ang approach ng Holy Spirit. Iba-iba po yung gusto niyang i-reveal sa atin. Amen? Like for example, sa isang scripture. Kunwari, John 3:16, hindi pwedeng isa lang ang revelation na makukuha mo dun. Madami. Amen? So don't say na commitment na naman, alam ko na yan. I-on ko na lang yung live ko tapos magluto ako. I-on ko na lang, hayaan ko lang na naka-on yung live ko tapos kumain ako tapos gumawa ng work. No. Itry nyo po. At iba yung approach ng Holy Spirit sa gabi na to. And then I pray na maging victorious itong gabi na to. Amen? So I'm going to talk about commitment sa gabi nito. Amen? So, sabi sa commitment, commitment daw is the willingness to give your time. Yung willingness na ibigay mo yung oras mo. The willingness to give your energy. Ano ba sa Tagalog ang energy? Enerhiya? Parang sa Dragon Balls yun na. Lakas. Amen? And the willingness to give yourself, yung buong ikaw, to something or someone that you believe in. That is called commitment. Amen? That you were able to give your time, give your energy, yourself, to something in someone that you believe in. Kasi hindi ka naman talaga pwedeng mag-commit sa isang bagay na hindi mo pinapaniwalaan. Tama? Hindi mo pwedeng mag-commit sa isang bagay na hindi mo kilala. You cannot commit to someone kung hindi mo kilala. You cannot commit to something pag hindi ka naniniwala. Because ang beliefs natin, ito yung nagda-drive sa ating commitment. Amen? Kunwari, naniniwala ka na si bro is magbago. Kaya committed ka na tulungan siya na magbago. Nakukuha niyo yung gustong ibig sabihin. And all of us, we call ourselves believers of Christ. Amen? So meron at merong lalabas commit na commitment sa ating relationship sa Panginoon because we call ourselves the believers of Christ. Amen? That is why lumalabas yung ating commitment. It's because we believe of something, we believe of someone. Amen? And that is Jesus Christ. Amen? Kasi hindi ka talaga pwedeng mag-commit sa isang bagay na hindi ka naniniwala, sabi nga sa 2 Timothy, Chapter 1, verse 12, sabi niya, that is why I am suffering as I am, sabi ni Paul.
ay tumiti. Yet this is no cause for shame, because I know whom I believed, and I'm convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until the day. Amen. So, commitment is lumalabas yan if you believe in something, in someone. And like I said, we are all believers of Christ. So, we are really committed to pursue our relationship sa Kanya, our walk with Him. Amen. Maalala ko po nung ako po yung nagtatrabaho sa let's just say, parang labor. Nagkakarpintero, nagpipintor. I mean, nagbubuhat ng simento. I mean, nag-sculpture sa gitna ng mainit na panahon. Amen. So, mayroon akong goal na makaalis doon sa field na yon. Amen. Pero hindi ko naman sinabing ayaw ko yung work na yon. Amen. Marami rin akong natutunan doon, nag-umpisa ang goal ko because of that work. Amen. So, huwag niyo pong i-disregard din yung mga first beginnings nyo. I mean, so huwag yung sabihin, yung sahod ko noon, yung trabaho ko noon, tagaganto lang. Huwag, kasi because of that, kaya ka nagkaroon ng goal. Because of that, kaya ka nagkaroon ng commitment, nagkaroon ng dream. Kasi pag wala yun, wala. Amen. So, yun po yung first beginnings ko, is goal ko na makapunta sa industry ng field ng creative designing. Amen. Without any idea, hindi ko alam kung paano ako nakapunta doon. What I did is, I was committed, in-apply ko yung tatlo na to, yung time, yung energy, in yourself. And of course, sabi sa Proverbs, that Proverbs 6:3, that commit your actions to the Lord, and your plans will succeed. Proverbs 16:3. Amen? Nung nakuha ko yung field na to, ay, di ba, pinangarap ko tong work ko ngayon. Amen. Nung nakuha ko to, yung commitment ko ba nag-stop? No. Ang commitment po is lifetime yan. That is a lifetime bond. Amen. Especially if we are talking about our commitment to the Lord. Amen. Does it stop there? Nakuha ko yung gusto ko. Does it stop there? No. Nung nakuha ko to, meron akong nadagdagan ulit na goal, which I am very committed to reach also. Amen. So, ang commitment is a non-stop bond. For example, sa relationship. Amen? Kunwari kayong mag-asawa, yung goal yung magpakasal. Ngayon na nagpakasal kayo, yun na ba? No. Meron ulit kayong commitment na mag-asawa, husband and wife. Amen? Yung mga nanay, yung mga nagbubuntis, yung commitment nila is talagang alagaan yung health nila para lumabas yung bata ng tama. Ngayon, pag lumabas yung tama, nag-stop ba yung commitment mo? No. Continuous yan, yung commitment mo para palakihin siya, alagahan siya. Amen? Tapos pag nagpakasal yung anak mo na yan, nag-stop ba yung commitment mo sa kanya? No. Another level of commitment ang ibibigay mo nun. Amen? So what I'm trying to say is commitment is an unstop bond. Amen? Sa ministry or sa work. Like example, sa ministry. Last Saturday po is may bagong nakasalang po na back up natin. Praise God po sa kanila. Amen? And they are really committed na mapasama sa music, sa back up. That is why dumaan sila sa process. Nag-commit sila. Amen? Ngayon, nung nakuha na nila yung pagiging back up, nung nakapasok na lang sila music team, mag-stop ba ang commitment nila? Hindi. Another level of commitment. Level. Hindi level. Another level of commitment. Na siyempre, gusto rin nilang maging worship leader. Another commitment yon. You know what I'm trying to say? Amen? So, kaya, but most especially, wag pong natin kalimutan yung sabi nga sa Proverbs chapter 16:3, that commit your actions to the Lord always. Lahat ng actions. And your plans will succeed. And ang commitment po, mga kapatid, is walang emotion yan. Amen? Dapat, hindi naapektuhan ang commitment mo ng emotions mo. No. Na pag hindi mo na kaya is you stop. Like you said, commitment is never-ending bond. Imagine yung mga first Christians before, di ba? Maalala nyo naman yung first Christians before. They were pinakain sila sa leon.
Amen. They were badly persecuted. They were stoned. Amen. Imagine pag nag-realize sila sa emotion na lang, aray, magsakit ng bato na yun. Sige, didinay ko na si Lord. Siguro wala tayong nilulook forward. Wala tayong pinag-uusapan na first Christians ngayon. Amen. Imagine si Paul pag nag-realize siya sa emotion niya. Alam niyo naman kung paano naging buhay, kung anong naging buhay ni Paul while doing his ministry. I mean, ilang beses siyang na-persecute, nilatigo, binato, kinulong. Amen. Imagine yung nung nilatigo siya ng napakasakit. Tapos sabi niya, "Aray, sakit, sige, didinginay ko na si Lord." Siguro wala tayong New Testament ngayon. Pag nag-realize si Paul sa kanyang emotions. Kasi si Paul, halos siya ang nagsulat ng author ng half of the book. Amen? So, huwag niyo pong hayaan that yung emotions natin will affect our commitment. Amen? Kasi, when you are committed to something, you accept no excuses, only results. Amen? When you are committed to something, you accept no excuses, only results. Amen? May time talaga na, alam mo yung madi-disappoint ka. Kasi kasama yan sa commitment. Amen? Kasama sa process ng pagiging committed yan. May time na masasaktan ka, the pain will be there, disappointment will be there, sometimes it will crush you, na talagang sobrang sakit. But never ever let your emotions dictate yung commitment mo sa Lord. Amen? Hayaan mo yung emotions to be emotions. And hayaan mo yung commitment to be commitment. Huwag mong hayaan na labanan ng emotions mo, ang commitment mo. Amen? Kasi pag if you relied in your emotions sa iyong commitment sa Lord or sa anumang area ng buhay mo na kung saan ka nagkukumit, if you relied in your emotions, dito nalalabas yung word na I quit. Amen? Dito nalalabas yung word na tama na, ayoko na. And yung pinakamasakit, dito yung sasabihin mo na alis ka na. Alis ka na sa presensya ni Lord. Lalayasan mo na siya. Lalayasan mo ng church. Ayaw mo na kasi napakasakit. Amen? Kasi masakit eh. Amen? Alam mo, masasaktan ka talaga. Amen? It's either sasaktan ka ng tao, people will crush you, people will beat you emotionally. Pero huwag mong hayaan na ito yung mag-dictate ng iyong commitment sa Panginoon. Amen? Kasi yung commitment mo is hindi sa kanila. Hindi naman sa kanila. Ba't ka naapektuhan? Yung commitment mo naman kay Lord. Buti sana pag yung commitment mo sa yung taong yung nakasakit sa'yo, pwede sigurong maapektuhan ka ng sobra-sobra. Pero yung commitment mo naman sa Lord, bakit ka naman maapektuhan? Amen? Kasi ang commitment, mga kapatid, it is a period in the heart. It is a period in the heart. Hindi po yan kama. Hindi po open-close parenthesis. Amen? Hindi po yun slash. Commitment is a period in the heart. Amen? Once that you believe in Jesus Christ, once you believe that He rose, on the third day He rose again. Amen? Once na niniwala ka na He is your Savior, yung commitment mo nag-start na. Amen? Commitment is an act. It's not a word. Amen? Commitment is an act. It's not a word. Ang commitment and wants is a two different thing. Ang commitment and wants. Want is just partially committed ka. Amen? Kasi ang commitment is may action na involved. Ang want is wala. Amen? Commitment is an act, not a word. Amen? Example, gusto ko lang i-share sa inyo yung differentiate ng wants at commitment. Amen? And then after it, malalaman nyo kung bakit. Amen? Ito ang wants. I want to get in shape. Ito ang commitment. I went to the gym and take a healthy diet. See the difference? Ito pa yung want.
I want to be a part of the music team. Ay, gusto kong maging part ng music team. That is one. Ito ang commitment. I will go under the process of music team. I will be on time. I will message bro pag late ako. I will inform him pag hindi ako magsesepra ako. That is commitment. Amen. Ano pa? I want to go deeper to you, Lord. Lord, gusto kong lumalim. Oh. That is one. Ito ang commitment. I will read the Bible. I will attend church. Amen. I will attend cell group. Amen. I will watch live midweek service. Kahit si Bro JR ang... Amen. That is commitment. May action na involved. Sabi nga sa James that faith without action is dead. Amen? And mostly kasi sa atin, ang gusto natin once, lagi nating prayer, di ba? Lord, I want to go deeper. Lord, gusto ko yung apoy. Ibalik yung apoy sa akin. Puro ganun yung prayer natin. Pero wala yung commitment natin na makuha yung apoy. Which is yung pagbabasa. Amen? Gusto kong maging part ng music. Eh, hindi ka naman nag-undergo ng process. Amen? Nag-usap tayo nung last year na gusto mong mag-part ng music. 2 years ago, bumalik ka, gusto kong maging part ng music pa rin yung sinasabi mo. Amen? So, imagine that one. That may action naman na involved. Now, alam nyo na ibig sabihin ng committed at once. Once is just like partially committed lang. Amen? And we are talking about full commitment here. Sometimes people cannot see their full potential dahil they are not really fully committed. Kumbaga, partial lang. Partial na committed lang tayo. Ang partial commitment gets you back from your greater purpose. Amen? Tama yun. Hindi mo talaga makikita yung huge difference ng purpose mo kung partially committed ka lang. Dapat hindi divided yung puso mo. Dapat buong-buo sa Lord ang puso mo. Minsan kasi, hati yung puso natin eh. Amen? Lord, itong 1/4 na puso ko, iyan, ito yung sa'yo. Pero yung natira, sa boyfriend ko ha. Amen? Yung natira, sa mga personal kong pangarap sa buhay. Hindi. Gusto ng Panginoon yung buong commitment mo, yung full force ang gusto niya. Huwag partial. Amen? Kasi Jesus Christ is looking for followers. He is looking for disciples, not hindi siya naghahanap ng ng fans. Amen? Alam niyo yung fans, pagiging fans. Ako po yung naging fans ni fan po ako ni Kobe Bryant ever since. Malaki po yung naging impact ni Kobe Bryant sa basketball career ko. Hindi, si Kobe Bryant po, nung pinanood ko, siya pong nag-udyok sa akin na maglaro ng basketball nung elementary. Amen? Until college, until sa journey ng sports career. Kala mo naman, NBA player. Amen? Pero malaki talagang impact kayo nung namatay si Kobe. Ewan kong bakit nasaktan ako. Ganun pala pag may pag fan ka ng isang tao. No? Kaya alam ko yung jersey number niya, alam ko yung mga sapatos niya. Amen? Nung namatay siya, nawalan din ako ng gana na maglaro ng basketball, magnanon ng NBA. Fan ako eh. Pero kilala niya ba ako? Hindi. Amen? That is a difference of fan. Ang disciple, you are willing na ipakilala ang sarili mo sa Panginoon. That is a disciple. That's a difference. Amen? Yung willing ka na makilala ka rin at kilalanin siya. Amen? Yun yung pagiging full committed, hindi partial committed. Partial committed is yung parang magiging pagiging fans. Amen? Pagiging fans, pagiging sa fans sa dreams mo, pati sa mga pangarap mo sa buhay. Huwag ka lang maging fans ng pangarap mo. Ah, wow. CEO ako ah. Tapos hanggang doon lang. Alam mo naman makilala mo yung dreams mo. Kilalanin ka lang ng dreams mo. I mean, in what way? Maging committed ka kung ano yung dapat mong i-commit para makuha mo yung pagiging CEO. Amen? Amen? Kasi you cannot cheat success. Hindi mo talaga under the table ang success. Meron at meron process 'yun para makuha mo. Meron at merong i-apply kang commitment. Amen. Like example sila Manny Pacquiao. Amen.
along the way, mayroong ups and downs, may down moments si Manny Pacquiao, but look at him now. Pinanood ko lang yung Atty. Kempo brothers, grabe pa lang mga pinagdaanan nila. The whole family, but look at them, the whole family is ang yaman. Separately. Amen? And one of the reason why, kung bakit ayaw nating mag-commit, alam nyo, anything that you want to accomplish or pursue, it takes commitment. And sometimes, we are afraid to be committed. Una't-una, ayaw nating maging, ano, ito. I will show you, ito yung mga ayaw nating ma-experience pag tayo nag-fully committed. Number one is obligated. Ayaw nating maging obligado. Kung ikaw cell leader, ayaw mo maging obliga na tulungan yung mga cell group mo. Pag cell leader ka, ayaw mo mag-obliga na mag-meditate ng salita niya para meron kang ipapakain pag cell group. Amen? Sinasabi ko yung experience ko. Amen? Dahil ayaw mo maging obligated na kung may problema yung kapatid or whosoever dahil ayaw maging obligated sa kanya is kaya ayaw mo maging committed. And number two na ayaw mo ma-experience is disappointments in life. Ayaw mo ma-disappoint. And like I said, disappoint is part of the process. Naandyan at naandyan, hindi yan mawawala. Of course, discipline. Ayaw mong ma-discipline. Maalala ko po yung sabi ni Pastor John, ang discipline hindi po komportable. Amen? Ewan ko lang kung may tao na pag na-discipline is talagang kahit sinasabi nalang, yes, I receive your discipline. Pero deep inside, may uncomfortable na nararamdaman. Amen? And of course, sacrifice. Yan yung mga ayaw natin ma-experience pag tayo naging committed. Amen? Meron pa akong kwento. Malapit na ba akong magtapos? I just want to share this story. Alam ko baka napanood nyo to. But I would like to share to you guys. This is one of a very short story. Pero it reflects kung ano talaga ang commitment. Kung ano talaga ang ibig sabihin ng commitment. Amen? Meron daw isang mag-ama, isang anak, at isang tatay. Mag-ama nga eh, no? Anak at isang tatay. Kumakain daw sila sa ano? Sa table. Breakfast. Tapos sabi ng anak, Tay, meron akong assignment sa school. Gusto nilang i-differentiate namin ang ibig sabihin ng contribution versus commitment. Nahirapan po ako kung paano ko to i-differentiate, Tay. Baka pwede mo ako matulungan. Tapos sabi ng tatay, tumingin siya sa taas, tapos nag-isip siya. Tapos tinignan niya yung anak. Nak, tignan mo yung plato mo. Ano yung nakikita mo sa plato mo? Tapos sabi ng anak, Tay, isang sunny side up na itlog. Tapos isang bacon. Tapos sabi ng tatay, yung itlog na yan, yung manok, nag-contribute sa breakfast mo ngayon. Yung baboy, naging committed sa breakfast mo ngayon. Nakuha nyo ba? Hindi. Ang manok, binigay niya lang yung contribution niya sa breakfast ng bata. Yung baboy, as yung bacon, binigay niya yung buong buhay niya. Naging committed siya sa breakfast ng lalaki. Amen? And one of the best example ng full force committed, the best committed ever is yung ginawa ni Jesus Christ sa ating lahat. That He was very committed to save us all na willing siyang mamatay. That is one of the best, yun yung pinaka-best na commitment. Amen? Yung Ama, He is willing to give His Son, His only Son, na mamatay because He is very committed to save us all. Amen? Alam nyo, commitment, hindi naman tayo mamamatay. If we will just apply commitment sa ating relationship sa Panginoon, we don't need na ipako sa cross kasi tapos na. He did it. All we have to do is do our best. Is do our work, our relationship with Him. Amen. We have also to bounce back kung ano yung ginawa niya sa atin. Amen. The mere fact that He gave His life is nagre-reklamo tayo sa commitment sa ministry, commitment sa iyong family, commitment sa trabaho mo, commitment sa loob ng church.
Imagine that one, the mere fact that He gave His life to save us all. He gave His 100% commitment to us. And nahihirapan pa tayo magbigay ng simpleng commitment sa isang sitwasyon. Amen? And like I said, dahil ayaw natin yung sinabi ko, obligation, disappointment, no. We need to raise that. Amen? We need to be fully committed. Like I said kanina, alam nyo mga kapatid, nakaka-disappoint talaga minsan. Masakit. Like you will be crushed. Amen? May time na talagang dadaan ka sa depression. But never allow that to dictate your commitment to the Lord. Kasi wala namang ginawang masama ang Panginoon sa'yo para idamay mo yung commitment mo sa Kanya. Amen? So, praise God po sa oras nyo. I hope and I pray na meron kayo natutunan kahit konti. Amen? And let us pray for one another na yung commitment talaga natin this past days, this coming years, is talaging mga full force. Amen? Kasi alam nyo naman ang nangyayari ngayon. Dumadami na yung percentage ng madidisappoint ka. Dumadami na yung percentage na masasaktan ka. Amen? Dumadami na yung to the point na talagang, alam mo yun, but let us stay committed sa Panginoon. Amen? And if this is your first time na maging makarinig, kung sino ka man, na makarinig ng gantong gawain, or if this is your first time to hear about Jesus Christ, and if you did not yet give your life to Jesus Christ, is allow me to lead you into prayer of acceptance. Amen? All you have to do is confess. Kasi sabi nga sa Bible that if you confess in your mouth and you believe in your heart that Jesus was raised from the dead and the third day He was raised from the dead, you will be saved. Amen? So it's a matter of confessing. Amen, mga kapatid? So I would like to invite you to this prayer and let us try to pray it within our heart. Amen? Sige po. Lord, Father God in heaven, we come before you. Thank you so much for sending your Son, Jesus Christ. Lord Jesus, thank you for dying for me and for saving me from eternal death. Lord Jesus, from now on, from this moment, I open my heart and receive you as my Lord and personal Savior. Holy Spirit, come into my life. Use me. In Jesus' name we pray. Amen. 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 So if you pray that type of prayer and you still want more, is you can go directly and message this group. Sabihin mo, I have just received Jesus Christ sa oras na to and I want to continue my walk with Him. You can directly message our admins. You can drop a message here. And I'm for sure meron at meron mag-entertain sa inyo. Amen. So can we close our eyes and let us close itong evening na to. Father in heaven, Lord, maraming salamat for this opportunity na pag-usapan namin ang iyong salita. Lord, help us to be committed, Panginoon. Help us to be committed 100%, Lord Jesus Christ, sa lahat man ng area ng bagay namin, buhay namin, Panginoon. Help us, Lord Jesus, na hindi maging emotional, maapektuhan ang aming commitment sa iyo, Panginoon. Yes, Lord God, things will come. There's maraming mga down moments sa buhay, but help us na hindi kami dito mag-focus sa side na to, but mag-focus kami sa greater things, as better things na ibibigay mo if we remain committed sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat for this day. Thank you for making it victorious and allow us to receive this word and to not only to be a hearer of these words, but to be a doer as well. We ask this into your mighty name. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po sa ating lahat and good night.